Sabihin ko na lang, kailan mo ba gustong mapaistap ang probinsyano? Ikaw, magpili ka. Kailan mo gustong istap? Isang buwan, dalawang buwan, tatlong buwan, apat na buwan? Ikaw, pili ka. Iba ka, Kibolo! So kayo, pag kayo nasa entertainment at masyado na kayong sikat, pati yung network ninyo masyadong sikat, think about helping humanity. Think about being an example to others. Think about being an example to the next generation. Kaya, ako, wala akong kinikilingan na tao. Pero yung iba dyan, wala na akong masasabi sa kanila. Pero yung challenge mong yun, hindi lang ako nakarinig nun, kundi ang Diyos nakarinig nun. So, hindi kita hahatulan. Hihintayin ko na lang kung ano ang kalalabasan ng challenge mo. Sabi, pahintuin si probinsyano. O, wala naman akong pakialam doon sa probinsyano yun kung ano. Pero, dahil sinyalens mo, hindi ako magsasalita. But the challenge is accepted. Pero hindi ako magsasalita. Hintayin ko na lang. PC. Pakinggan po natin ang aming pong presidente at Chief Executive Officer, Carlo Katigbak. Mga kapamilya, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ay humaharap sa inyo para sa ating ABS-CBN family. Sa simula pa lang po ng epidemya ng COVID-19, ang ating pong news team ay araw-araw, oras-oras, nalalalagay sa peligro ang buhay para lang mahatid sa atin ang mahalagang impormasyon at balita para sa kaligtasan nating lahat. Marami po sa inyong mga kapamilya ay pumasok sa opisina para hindi matigil ang broadcast at serbisyo ng ABS-CBN. Sa umpisa pa lang ng lockdown at maraming Pilipino ang maaring magutom dahil mawawala ng hanap buhay, inumpisan po natin agad ang pantawid ng pag-ibig. Sa ating pagtutulungan, nakapaghatid tayo ng pagkain at ayuda sa lampas 2 milyon nating kapamilya. Sa lahat po ng nagdaang taon at sa lahat na nagdaang kalamidad at trahedya, ganito na po ang lagi nating ginagawa. Ang ating ABS-CBN ay nangunguna sa paglikom ng mga donasyon para makatulong sa pag-ahon ng mga biktima. Bukod sa serbisyo publiko, ang ating ABS-CBN ay nakapagbigay din po ng pag-asa at inspirasyon sa pamamagitan ng mga palabas tulad halimbawa ng inyong paboritong Ang Probinsyano. Ang makapaglingkod sa inyo ang aming misyon at ang aming kaligayahan. Ngayon po ay dumating ang araw na kami naman ang dumudulog at nananawagan sa inyo. Hindi po binigay ng National Telecommunications Commission ang lisensya para sa patuloy na paglilingkod ng ABS-CBN. Kaya mawawala na po sa ere ang ating ABS-CBN. Ginawa na po namin ang lahat ng requirement para sa renewal at wala rin po kaming nilabag na batas. Pati po ang Kongreso na ayon sa batas ay may kapangyarihan na mag-utos sa NTC ng magbigay ng provisional authority sa TV at radio stations ay nagsabi po na bigyan na muna ang ABS-CBN ng provisional authority. Marahil naintindihan ng ating mga mambabatas na mahalaga ang ating serbisyo, lalong-lalo na sa panahong ito. Mga kapamilya, kung naging mahalaga sa inyo ang ating ABS-CBN, hinihingi po namin na tayo ay patuloy na magtulungan para mapanatili ang serbisyong na idudulot ng ating stasyon. Alang-alang po sa mahigit 11,000 nagtatrabaho sa ABS-CBN at sa kanilang mga pamilya na maapektuhan ang kabuhayan at maaring mawalan ng trabaho. Alang-alang po sa milyon-milyong Pilipino na kailangan ng serbisyo ng ABS-CBN, lalong-lalo na sa panahon ng pinakamatinding krisis sa Pilipinas at sa buong mundo. Lalo na ngayon sa pinakamalalang panahon ng sakit at gutom. Ipadama, isaad at ipadinig po natin ang ating nararamdaman sa pagsasara ng ating ABS-CBN. Sa oras na ito, kami naman po ang humihingi ng inyong pagdamay.
Maraming salamat po, mga... This is ABS-CBN Corporation Channel 2, in the service of the Filipino. Now signing off.